15 driver naman ng bus sa bansa ang nagpositibo sa drug test ng LTO at LTFRB. Ang isa sa kanila ang taga Araneta Center Bus Terminal na dinaragsa pa rin ng mga biyahero. Nakatutok doon live si Maris Umani. Vicky, kasabay nga na pagdagsa ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal ay ang mas pinag-ibayo pang pagbabantay ng iba't ibang mga ahensya sa kaligtasan ng mga pasahero. Kaya naman nagsagawa ng voluntary at random drug testing ang LTO at LTFRB at lumabas sa kanilang pagsisiyasat o sa drug testing nga na ilang bus driver ay nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Sa 27 bus driver ng Araneta Center Bus Terminal na nagboluntaryo magpa-drug test kahapon, isa nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi siya pinangalanan ng LTO-NCR pero kinansela na ang kanyang driver's license at inalis na rin sa trabaho. Ano sir siya nag-volunteer na magpa-driver? May order ang ano nila, ang manager nila. Isa rin na nagpositibo sa droga sa isang bus terminal naman sa Sampaloc, Maynila sa 25 sumailalim sa drug screening. 13 naman ang nagpositibo sa Cebu. Bukod sa voluntary at random drug testing, tuloy-tuloy ang sinasagawang inspeksyon sa mga bus kung pasado ba sa roadworthiness. 2 bus ang hindi pinayagang bumiyahe kanina dahil sa sirang windshield at rim. Patuloy din ang pagbabantay ng assistance desk mula sa PNP, MMDA, DOTC, Red Cross at PNP accredited NGO. Meron ding naka-standby na ambulansya. Siyempre narito pa rin ang serbisyo totoo booth ng GMA. Tila bayanihan nga ang sistema ay pinatutupad dito para matulungan ang mga pasahero. Gaya halimbawa ng 3 magkakaibigang ito na inabutan namin sa bukanan ng terminal. Tila lito pa sila pagbaba ng taxi. Agad naman silang tinulungan ng mga porter. Dumaan sa security check at dinala sila sa bilihan ng ticket. Mahirap bang makahanap ng ticket kapag on the day itself? Hindi ho. Marami pa ho tayong bakante, ma'am. Hindi nagtataas kahit na mismong araw ng biyahe bibilhin? Opo, ma'am. At magkano yung biyahe? Trip po. One trip po. Kasama na pere, both pere. Kararating lang pala nila ngayong araw mula Saudi Arabia kung saan 7 silang nagtrabaho. Mula sa airport, dumiretso raw sila rito sa bus terminal para makauwi sa Iloilo. Hindi kami nahirap. Inaasahan niyo pa na mabilis lang makakaalis? Oo. Inaasahan namin nga mabilis kami umalis eh. Kaya hindi naman kayo Nahabol kami sa Korisma. Isang oras lang kinailangan nila para maproseso ang pagbili ng ticket para makabiyahe kahit karamihan ay punuan na. Pagdating sa passenger terminal, naghintay pa sila ng ilang minuto bago tuluyang makasakay sa bus. Masaya talaga ako. Makita ko na ng pamilya ko. Bukas sa umaga. Opo. Kampante naman kayo dun sa safety na pinatupad dito. Halimbawa sa bus, yung mga check-up, ganyan. Okay. 10 minuto bago mag-4, bumiyahe na ang bus dahil naroon na rin ang lahat ng pasahero nito. Vicky, kung makikita mo, sa mga oras na ito ay napakarami ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal. Ngayong Martes Santo pa lang, inaasahan na mas daragsa pa ang mas maraming mga pasahero bukas, Miyerkules Santo. Pero nag-issue naman na ng karagdagang 680 special permits ang LTFRB sa iba't ibang mga bus company sa buong Metro Manila. Pinakamarami na dito in-issue sa mga bus companies dito sa Araneta Center Bus Terminal para naman ma-accommodate ang dagsa ng mga tao sa mga susunod pang araw. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali.